present sa anumang handaan. Mapa-birthday man ito, fiesta, Pasko, New Year, binyagan, kasalan. Sa mga karinderya, present din ang ulam na to. Pwedeng pika-pika, ibig sabihin, pwedeng kamayin or papakin. At syempre naman, swak na swak itong gawing pangnegosyo. Tara, gawa naman tayo ngayon ng lumpiang Shanghai. Para sa ating mga sangkap, gagamit tayo ng kalahating kilo ng giniling na baboy or 500 grams, 1/4 teaspoon ng pamintang durog or ground black pepper, 1 teaspoon ng salt, pwede po kayong magdagdag, depende po sa inyong panlasa, 1/2 teaspoon ng seasoning, ang ginamit ko po ay magic sarap, 2 piece ng itlog, syempre hindi mawawala ang lumpia wrapper, 1 large onion na hiniwa ko ng maliliit, 1/2 cup ng carrot. So, isang carrot po ito na maliit lang. Hiniwa ko ito ng maliliit. And then, 4 cloves ng garlic or bawang. Syempre, hiniwa ko rin po ito ng maliliit. Gagamit din po ako dito ng kinchay na hiniwa ko din ng maliliit. Kinchay or cilantro. First step ay pagsama-samahin lang natin lahat ng ating mga sangkap. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw ang asin at seasoning na nilagay natin. So ayan, ganyan lang kadali. And then magbabalot na tayo. Pero gagawa muna tayo ngayon ng pandikit. Gagamit ako ng 2 tablespoon ng flour. And then lalagyan natin ng 2 tablespoon ng water or tubig. Haluin lang natin ito hanggang sa makabuo tayo ng paste. Optional lang naman po ito kung gusto nyo pong gumawa ng paste na ganito or tubig na lang. Ginagawa ko lang ito para walang kawala ang ating Shanghai. Para talagang hindi ko mawala ang ating Shanghai sa loob ng wrapper. So balutin lang natin ito. Ganito lang po kasimple ang pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Sa pagbabalot nyo po mga kasosyo ay huwag nyo pong kakapalan ang karne na ilalagay nyo or huwag nyo pong dadamihan. Lagay nyo or huwag nyo pong dadamihan. Para kapag pinirito nyo po ito ay hindi po hilaw sa loob. Okay, kung gagawin nyo po itong pangnegosyo mga kasosyo, syempre ito lang po ang ginamit ko sa style. Maglalagay po ako ng 7 hanggang 8 piraso ng lumpiang Shanghai at ibibenta ko po ito ng 70 pesos. So yeah, pipirituhin lang po natin ito para alam nyo kung ano po ang hitsura nito. So ayan mga kasosyo ha, ganyan lang po kadali gumawa ng lumpiang Shanghai. Try nyo pong gumawa ng recipe ko dahil ginawa ko na po itong paninda sa aking karinderya dati at talaga namang gustong gusto ng aking customers dahil ang sarap-sarap po talaga neto. Kaya shinare ko lang po sa inyo. Pwedeng-pwede nyo po itong gawing pang negosyo at isama nyo na rin po ito sa inyong menu sa anumang handaan sa inyong pamilya. Keep on watching! Bye!